Say good morning first. Oh no, it's afternoon already. Say good afternoon. Good afternoon. What are we gonna make? Green juice. Yay! We're gonna make green juice. Yay! What do we have in here? What this? What's that again? I don't know. Spinach. Peanut. Spinach. Pita. We got. What's that? Mango. Good job. Mango. And? Banana. Yay. Banana. And then we forgot to put our? Tuna juice. Yeah. Okay. Wait, excuse me. Okay, close. Okay. Shoot, ha. Say some more. Oh. Okay, Zach, can you try? Shoot, ha. Okay, just put all together. Yeah! Ayun na nga, good morning. Wait lang, liwanag pala. Good afternoon pala. So, dapat na mag-vlog today eh. Pero sabi ko, di ba, gagawa ko ng shampoo for today. So, I want to vlog that. And so, here I am. Yung ano ko, yung vlog ko from yesterday, nag-upload na. Hindi ako nakapag-edit last night. Tapos, yun. Anyway, tapos na kami mag-lunch. May natirang kanin from yesterday. Konti na lang. Tapos, yun yung pinakain ko sa kanila dalawa. Tapos, tumikim din ako, syempre. Konti, kasi nakakurious ako sa lasa. In fairness naman, masarap din pala yung kanin. I mean, hindi mo malasahan yung difference from, you know, yung white rice saka yung normal na white rice. Kaya, parang normal lang kinakain yung dalawa. Hindi naman sila nag... Wala naman silang violent reaction dun sa kanin. Pero, merong smell. Merong earthy smell. Yun lang yung ano, difference. Pero, it was good. Tapos yung consistency niya, tama-tama. So, yun. Hindi ko na nga siya ibababad. Joke time yung nakasulat na sa packaging na yun. Kailangan ibabad. Ayoko nang malata. Anyways, ako, konti lang yung kanin, diba? So, siyempre sila yung pinakain ko. Whatever na natira nila. Yun lang yung kinain ko. Tapos, nag-green juice ako. Ay. Anyways, then after this, I'm gonna start making the shampoo bars because I'm excited. Kakainis guys, nag-start na ako mag-melt. Tapos binalikan ko ulit yung YouTube video na gagayahin ko. Kailangan nga pala ng sweet almond oil. Nag-order kasi ako noon and nakaano na siya. Alam ko nakalagay sa Shopee, shipped out. So, parang ngayon ko siya in-expect dumating, but not really. Meron din yung physical store eh, kasi nga lang, ang hirap puntahan kung kasama ko pa itong dalawa, medyo malayo. Kaya in-off ko na lang na ipa-ship. Pero sana pinuntahan ko na lang. Anyway, so yun, chinek ko yung mailbox, wala pa. Tainis. Buti na lang, ano lang to. Bale, 1/8. Sabi ko magta-try lang naman kasi ako, so this is... Ito, 1/2. Tapos, kung buo pa siya, 1/2 to, di ba? Tapos, hinati ko ulit sa kalahati. So, 1/2. Oh, 1/4 pala to. 1/4, hindi 1/2. 1/8. So, yun. Gagawa na lang ako ng sabon. Nang iba. Anong mag-isip ako ng ilalagay ko na essential oil. Nakalagay dito sa, di ba sabi ko kasi yung ano, gagawin kong shampoo bar, lalagyan ko ng lavender and rosemary. Tapos nakalagay pala talaga dito sa bottle ng rosemary. Ano? Add 2 to 4% to a shampoo to help maintain a healthy scalp. So, okay ba na talaga to for shampoo? But anyways, mag-isip mo na ako ng ibang, wait. Si ano? Mrs. Crystal nag-order ng ano niya eh. Yung favorite, kasi si, yung ginawa ko dating roller blend, yung Happy Hormones. Favorite yun ni Sis Crystal, nakailang order siya sa akin, nung tatlo ba? It's a combination of lavender, clary sage, and frankincense. Tapos umu-order siya sa akin ng tatlo, pero nasa Pilipinas siya ngayon, sabi niya pagbalik na lang daw niya. So, might as well do a sample right now for me. Akin na lang, Happy Hormones. Na ano yun eh. Yung pangalan ng blend ko na yun. So, tingnan natin.
Ayan na yung aking dalawang sabon. I ended up using, ano, apat na oils. Frankincense, Clary Sage Lavender. Kasi nung inamoy ko, parang ayos lang yung amoy, pero hindi ganun kabango. So, naligyan ko ng ilang-ilang kasi yung ilang-ilang mabango. So, hopefully, ma-pick up niya yun. Ayan niya, pero mag-gasto sa oil itong, ano, itong sabon. Nakakapanghinayang tuloy. But anyways, mamaya, yung mga ganito, yung mga naiiwan sa bowl, ganyan, ini-scrape ko yan. Tapos, ginagawa ko ding sabon kasi sayang eh. Anyways, mag-2 o'clock na. Okay. Ayun, nagpatulog yung dalawang mga. Alas 3 ako nagpatulog kasi maaga silang nagising kanina, alas 8. Kumulan. Hindi. Anyways. Nakatulog din ako konti, pero I need to wake up. Ay, wala ng battery. Kasi magluluto pa ako. Magsasaing and everything. Bilisang oras. Mas 4 na. Is it? Yeah. You can do it. You can do it. What's it? Going down. Did you press? It's okay. Yeah. Dapat kami. Para hindi rin naman si Daddy. So, yeah. It's 5:35. We're home. Bilis na! Okay, anyways. Ay, nako, alam nyo ba? Nababo, kaya kami lumabas kasi nga I want to check the mailbox. And ayun na nga. And it's here! Yung order ko. So, gagawa na ako ngayon. Kasi wala na pala akong shampoo, na-realize ko. So, patitigasin ko pa to and all. Lalagay ko na lang sa fridge, sa ref para mas mabilis. What is that? Okay. Para sa rapos? Wow! Oh, ask daddy first. I need to do something. So, andito na yung sweet almond oil. Makakagawa na ako na aking shampoo bar. Okay. Ito yung kanina. Ayan. In fairness, gusto ko yung amoy niya. Ang dami ko ng sabon. Alam nung gagamitin ko. Okay, so gawa tayo yung shampoo bar. Okay guys, 8:45 na and it's time to take a bath. Nag-photoshoot muna yung aking shampoo bar. Ayan, ito yung mga ingredients niya. Shea butter, sweet almond oil, castor oil, lavender, and rosemary. So, hindi ko na dinagyan ng arte-arte, wala na rin color. Kasi kanina nagmamadali na ako, diba? Kasi kailangan ko itong patigasin. So, ayan, ginawa ko siya. 6:30 ba yun? Yung ginawa ko. So, yes. Let's go and take a bath. Tignan natin kung magla-lather up nga siya sa buhok ko. Okay, wala nga lang. Ay, may conditioner pa pala ako. So, meron din ako nakitang, gusto ko rin sana gumawa ng conditioner bar. Pero mas complicated yung mga ingredients nun. So, I don't think I'll go that way. Masyadong maraming, ano, ingredients. Okay. Okay guys, here it is. Tignan natin. Let's work up a lather first. Sabi, sa mga nakikita ko, igaganon doon sa ulo. Kapal yata ng buho ko. Hindi ganun ka-lather, kabula. Maybe because of the oils. Kasi kung soap lang, may soap na ginawa ko kanina. Kung ito, soap lang ito, tsaka oils. Tignan nyo, ang bilis niya magbula. Wait, soap ko na nga. Kasi ito yung gagamitin ko today, kaya ako nilagay dito.
feeling ko dahil sa castor oil. Kaya hindi siya ganun ka gula. Hey guys! Aray ko. Okay. Let's see. Let's see my hair. Okay. Not bad, not bad. Masusukay naman. Although, ako naman talaga kasi, I can't live without conditioner. Kailangan ko pa rin mag-conditioner. Wala pa akong naranasan or nagamit na shampoo na parang kahit pa yung 2-in-1 na shampoo and conditioner, yung pagkabanlaw mo eh malambot, maano. Lagi sa akin pag yung shampoo, pagkabanlaw ko, parang antigas, parang bulbul yung buhok ko, ganun. Ewan ko, ganun din ba yung sa inyo? Hindi ko alamat ganun yung hair ko. Basta, hindi siya pwedeng walang conditioner. So, ganun din. Yung same experience din with the shampoo bar. Ganun din. Naano ko pala siya na palather ko pa yung buhok ko. Naging mabulang-mabula naman siya. And then, di ba, habang mabula siya, parang ang lambot-lambot. Pero habang minawash off mo na yung sabon or yung shampoo, yan, unti-unti nang parang ang feeling mo antigas. Kasi sa akin, kahit anong shampoo gamitin ko, ganun din. Pagka binabalawan ko na, naging matigas yung buhok ko. Tapos, yun, naayos lang siya pag na-conditioner ako. Wait lang. Anyways, so, let's do my... Alam nyo, mali pala yung ano ko. Mali pala yung intindi ko doon sa ano. Actually, hindi naman sa mali intindi. Hindi ko siya talaga binasa. Nag-assume ako. Doon sa akin skincare. Wait nyo, ang gulo-gulo ko na. Ayusin kita mamaya. Wait. Sabi ko, diba, ano? Ang ginagawa ko, itong buffet, morning and night. Ang ginawa ko, sa morning, buffet and hyaluronic acid sa morning. Tapos, buffet and then granactive retinoid sa gabi. Mali pala. Pagbasa ko, etong hyaluronic acid morning and night. So, dapat ngayong gabi, ito, and ito. So, madaling mauubos etong dalawa. Kasi, morning and night, 2 times a day. Ito lang yung panggabi. Yun lang, FYI. Although, isang araw ko pala naman yung ginagawa, di ba? Tama ba? O dalawa na? Isa pa lang. Kasi yung first night, yung first na ginamit ko to, gabi. Tapos kahapon yung first time ko na ginamit ang morning and night. And second day yung ngayon. Okay. Anyway, meron akong pimple dito. Ayun o. So, I'm not sure kung reaction yun from this or what. Pero hindi man ako sensitive skin eh. I don't know. Alam niyo, sakit ng ganito ko. Sabi ko, kanina ko pa nararamdaman. Actually, pagising ko pa lang. Sakit ng ganito ko. Tapos naalala ko yung push-up na ginawa ko kahapon sa workout. May push-up kasi. Sakit. Malagyan nga ng muscle rub. Yung aking ano. Masarap amuyin. Anyways. Yeah, let's do this. Hindi, sabi ko, titignan ko to sa website eh, kung paano umorder eh. Ay, kung ano eh, magkano aabutin eh. Parang gusto ko na rin tuloy magbenta, char. Although marami ng kakompetensya kasi dami nang bibenta sa ano. Madami nang nagbibenta sa Carousel tsaka sa Shopee. So, yan. Tapos, hyaluronic. And then, so, sa gabi pala, technically, 4 na layers. Kasi, di ba, may rosehip seed oil pa. Dami nun. So, next, Granactive. Yung
yung recipe ko ng shampoo bar, inano ko lang, tinweak ko kasi yun dahil dun sa sinundan ko, olive oil. Pero sa ibang na mga nakita ko, tsaka na, actually more, konti lang yung YouTube videos ng shampoo bar, if I'm not mistaken ah. Ang more, ang marami ako nakita sa Pinterest. Sa Pinterest, meron ako nakita na castor oil ang gamit. So sabi ko, since wala akong olive oil, substitute ko na lang yung castor oil sa olive oil. Ayun, so hindi ko alam kung yun yung isang reason kung bakit hindi siya ganun ka-lather. Kasi makapal, very thick yung consistency ng castor oil. Although ang olive oil din naman medyo thick, no? Pero mas makapal pa rin yung castor oil. Siguro dapat mas binawasan ko. Pero konti lang naman yun eh. Wait. Okay. Anyways. Lagi na lang tuloy nung mahaba tong ending na to dahil sa mga, dahil dito sa skincare ko. So, with that said, I'm gonna end the vlog, guys. I'll see you tomorrow. Salamat sa panonood. Maraming ganap ngayong September 1 kasi school holiday. Pag usually bakasyon ng mga bata sa school, marami talaga mga kaganapan. Meron ngang ganap sa Sentosa. Kaso masyadong malayo. May pasok si Daddy bukas eh. Ito na naman, naglilibag na naman yung mukha ko. Parang nagpipil siya. Anyways, ayun nga, may paso si Daddy bukas eh, so yun. Pero gusto ko sana pumunta doon. Merong mga sand sculptures ng mga Marvel superheroes. Sabi ko matutuwa yung dalawa, kaso, ayun na nga, ako lang, tapos malayo. Mapipilitan pa ako mag-taxi. We'll see. Kung saan kami mapadpad, tignan ko kung anong sa kami mag-ano or kung anong mga activities na ipapagawa bukas. We'll see. Anyways, yun. I'll see you tomorrow, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to this channel and Zeb and Zach channel. Good night. Bye.